Hello po mga quiz! Bago tayo magsimula, kung nais nyong suportahan ang aking channel, mag-subscribe lang at i-hit na rin ang notification bell para lagi tayong updated. Kung ikaw ay nangangarap na maging isang professional na basketball player at gusto mong pumasok sa PBA pero maliit ka lang, payat at halos nasa huling rounds ka pa, posible pa bang magkaroon ng magandang career yan sa PBA? Ang sagot, oo naman! Ito ang kwento ng isang franchise player ng Pure Foods na si PJ Simon at ibinahagi niya kung paano naging isang franchise star player sa kabila ng pagiging kulelat sa draft. Kung pangarap mo ang pangarap ni Simon, siguradong mai-inspire ka sa storya ng buhay niya na dati kinakawawa at dinadaw ng mga tao dahil sa katawan niyang masyadong butot balat. Si PJ Simon ay isang pro basketball player na pinanganak noong June 1, 1980. Obvious na obvious, pangalan pa lang, halata na kung bakit Peter June Simon. Siya ay taga Mindanao sa Makilala, North Cotabato. Sa mga nagtatanong sa height niya, siya po ay 5'11", isang average height kumpara sa mga kasamahan niya sa PBA. Pero speaking of pinakamaliit, hindi pa naman masyadong maliit yung 5'11". May ibang guards naman na sobrang successful din, kahit below 5'11 yung height. At eto na, 2005, dahil nga pangarap niyang mag-PBA, sinubukan niyang magpa-draft. At alam niyo ba kung anong round si Simon? Siya ay round 5, 43rd overall pick, ika-43. 42 players pa ang dumaan bago siya natawag at pinansin ng Pure Foods franchise. Kung iisipin mo, sobrang layo naman ng round 5. Kadalasan sa mga players dyan, halos hindi na napapakinabangan ng mga PBA teams. Pero mga kuis, bago pumasok sa PBA si PJ, dati na pala siyang nagpakitang gilas at nadiskubre mula pa nung naglaro ito sa kolehiyo. Sa lahat ng mga naririnig ni PJ na payatot at iba pang negative comments, pinatunayan niya agad na mali silang lahat. Naalala niyo ba yung exciting na liga ng NBA? Agad siyang kinuha ng Davao Eagles. Nung una, parang masamang nilalaro ni PJ, pero sa fourth quarter, dito na niya napabilib ang lahat na may 28 points. At hindi lang yan, siya ay nakakuha pa ng tumataginting na 41 points sa NBA. Isang maliit na payat na unstoppable. At dahil sa sobrang galing niya, siya ay naging Discovery Player of the Year. Mga kuis, hindi pa dito nagtatapos ang makulay na career niya. Dahil na-disband ng NBA taong 2002, siya ay agad rin kinuha ng PBL dahil sa big impact nito sa NBA. Kabilang siya sa Daz Dishwashing Team under Lamoyan Corporation PBL franchise. At nang walang kaano-ano agad siyang nagpakita ng big mark sa PBL Challenge Cup at napili bilang isa sa second mythical team. At ito pa, dinala niya ang team sa finals kahit nabigo, pero bumalik si PJ Simon at Ryan D bilang happy toothpaste players at kinuha sa wakas ang corona. Kasama si Rich Alvarez, si PJ ay pinarangalan na finals MVP. 2003 to 2004, hindi humuhupa ang kasikatan at galing ni PJ hanggang sa nakasama niya sa mythical team si Jojo Tangkay, Rich Alvarez, James Yap at Irvin Soto. Pagkatapos nito, nakakuha si PJ muli ng another title at tinalo ang World Coat Paint Masters. Kung mapapansin niyo mga kuis, mula kolehiyo hanggang sa PBA, hindi nagsuslow down si PJ. Kung may opportunity, agad sinusunggaban hanggang sa nabago ang tingin ng mga tao sa kanya at unti-unti na rin nagkakalaman ang katawan niyang malasaranggola dati. Sa lahat ng tinatamasa niya, hindi pa talaga natupad ang pangarap niya, ang makatungtong sa PBA. Alam niyo ba na habang naglalaro pa siya sa PBL, inalukan siya ng Pure Foods ng 2 taong kontrata bilang rookie free agent? Na-draft siya sa Santa Lucia Realtors, pero hinayaan lang muna siya ng team niya na mahubog sa NBA at PBL. Pero pagpasok niya sa PBA, medyo hindi magandang pasok niya. Pero 2004, dito na nagpakilala si PJ laban sa Alaska. Simula sa taong yon, halos hindi na bumababa sa 18 points per game ang naitatala niya. Habang tumatagal ang panahon, unti-unting napapansin ni PJ na parang humihina na ang kanyang katawan at panahon na rin para ipasa sa mas bata ang roster spot.
Meron na rin siyang mga bagong teammates. Siya ay 8-time PBA champion, 8-time PBA All-Star at iba pa. Dahil si PJ ay 40 years old na, naisipan niyang magretiro na sa jersey number 8. Sabi niya sa interview, maliit, payat pa, wala talagang chance mag-PBA. Si PJ, naghihintay lang ng tamang pagkakataon para sa kanya. Sino ba naman na mag-aakala na si Simon ay makakakuha pa ng career high 42 points despite sa pagiging payat at maliit? Sabi ng coach niya sa PBL, nagdadalawang isip talaga sila kay Simon dahil sa appearance nito. Buti na lang at ginawa nilang gwardiya ito at lahat sila napabilib ng sobra. Kahit kailan, hindi siya na-trade at maintindihan mo kung bakit. Kasi humble, may disiplina at isang promising guard. Ang dami nagbibigay ng tribute kay PJ at maganda din ang naging landing ng career niya. So yan mga kuya, salamat po sa panonood at kung meron kayong player na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment mo lang yan at gagawa natin ng video. Para sa inyong shoutout, abang-abang lang po sa next video. See ya!